Balita, nanawagan naman kahapon si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. sa lahat ng mga koronel at general sa Philippine National Police na magsumiti ng kanilang mga courtesy resignation sa harap naman ng mga pangamba na ang mga marami sa matataas na opisyal ng Philippine National Police ay may kaugnayan sa drug trade. Sa isang biglaang anunsyo, sa isang press conference kahapon sa loob ng Campo Corame, sini Abalos na siya'y nanawagan sa courtesy resignation ng mga PNP officials dahil ito ang kanyang nakikitang pinakang mabilis na paraan para matugunan ng bansa ang napakatinding iniwang problema sa droga na infiltrated na ang police force ng bansa. Sa panahon ng dating Pangulong si Duterte, ang tinamaan ng kampanya laban sa droga ay ang mga maliliit o mga tsinelas. Mga nakatsinelas lamang ang mga naging biktima ng kampanya laban sa droga. May mga natuklasang mga bagong impormasyon na lalo palang tumindi ang problema sa droga sa bansa dahil maraming opisyal ng Philippine National Police ang sangkot sa pinagbabawal na droga na matataas ang pwesto sa mga sindikato. Sabi ni Abalos kahapon, lumalabas na malaki ang problema sa mga pulis. Lumalabas na merong mga general, maraming mga koronel ang sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng PNP at ng ilang mga pulis na rin, nanawagan siya sa lahat ng mga full colonel hanggang sa ang ranggoy general magsumiti ng courtesy resignation. Sabi nitong si Abalos, alam daw niyang mabibigla ang mga opisyal ng pulisya, pero itong natatanging pamamaraan para magkaroon ng fresh start ang kampanya laban sa droga. Mabigat daw itong gagawin. Napakaradikal ng approach sa problemang ito, pero siya'y naniniwalang ito lang ang tanging paraan para malinis ang hanay ng PNP na marami sa mga opisyal ay sangkot sa operasyon ng pagbenta ng ibinabawal na droga. Sabi ni Abalos, meron siyang binuong Committee of Five na siyang mag-aaral sa profile ng mga opisyal na magsusumiti ng courtesy resignation. Habang ang kanilang courtesy resignation ay pinag-aaralan o nire-review ng committee, ang opisyal ay mananatili sa kanyang function in respect sa kanilang current assignments. Kapag na-approve ng committee ang resignation, saka lamang tatanggalin sa serbisyo ang mga opisyal na ito. Paliwanag pa ni Abalos, there will be a committee of five form. This committee would filter each official. Sabi pa nitong si Abalos. Wala rin problema. Kung talagang malinis ang opisyal, wala siyang magiging problema. Hindi siya matatanggal sa pwesto. Sabi ni Abalos, ito ang magiging sistema ng kanyang panawagang courtesy resignation. Kung ang isang opisyal, colonel, hanggang mga lahat ng koronel at lahat ng general magsusumiti ng kanilang courtesy resignation, wala rin mga itong dapat ipangamba dahil patuloy naman sila sa kanilang tungkulin hanggang hindi tinatanggap ang kanilang resignation. Kapag tinanggap ang resignation, saka lamang sila mahihinto sa kanilang pwesto sa tungkulin. Pero ito'y daraan sa Committee of Five. Kung wala rin namang itinatago ang opisyal ng pulisya, walang dapat daw ikatakot o ipangamba, hindi sila matatanggal sa pwesto. Samantalang hindi pa naman pinangalanan ng DILG Secretary kung sinong limang personalidad na bubuo ng kanyang committee. Pero sinabi nitong si Abalos, sigurado hindi siya kasama sa Committee of Five na ito. Ang committee will be the one to go through the records para malaman kung sino ang sangkot o hindi sa pinagbabawal na droga. Sabi ni Abalos ay maging ang senador na si Bato de la Rosa, dating chief ng PNP, ay nagsabi na raw na marami pa rin ng ninja cop sa serbisyo. May mga ganitong komento at ang sagot niya sa ganitong komento, totoo ang mga bagay nito. Kaya pinapalagay niya sa ganitong panawagan, pwedeng magkaroon ng fresh start para muling magtiwala ang taong bayan sa PNP. May tiwala para naman siya sa maraming tauhan at opisyal ng PNP.
Nakasama na niya sa trabaho ang PNP. I've seen men in uniform, women in uniform. Isinasalang sa panganib ang kanilang buhay, kaya unfair. Kapag sila'y nadadamay sa kalokohan ng mga ninja cops. Liliwanag naman ni Abalos na hindi ito mandatory order. Siya'y nananawagan sa mga opisyal ng pulisya, koronel at general na gumawa ng courtesy resignation. Hindi itong unang pagkakataon ng mga general ay sinasabing bahagi ng sindikato ng droga. Sa panahon ng termino ng dating si Pangulong Rodrigo Duterte, binanggit niyang pangalan ng ilang mga PNP general na di umano ay bahagi ng drug trade. Pero mas dumami ang nasangkot sa droga. Sa ngayon, ang administrasyon ay magpapatupad ng holistic approach sa drug problem ng bansa at mas mahigit ang kanilang pansin ay tatapon sa rehabilitation, drug prevention at maging supply reduction. Ang